So ito na be, susubukan ni Mama yung kanila ditong street food na itlog. Yung street food nila dito na itlog be, niluto sa init. So para siyang inihaw talaga actually. So ito na yung itlog. Ang init pala. So ito yung kanilang itlog be na nagkakahalaga ng 10 baht. Tingnan natin kung ano na yung laman niya. Oh! Ah, Pinoy malasa. Pinoy. Hindi siya Pinoy. Malasado lang itlog talaga. Ah, Mama. Iba eh. Tikman ng malasahan ng malaman kung ano ang lasa. Inihaw na itlog dito lang sa Thailand, promise. Pero luto naman eh, hindi kahit na inihaw. Luto naman ang loob. Parang Pinoy, inihaw parang yung Pinoy. Itlog. Inihaw nga yan, may sunog po kasi inihaw. Yan siya oh. Inihaw nga siya, may ano siya, may sunog na portion siya. Oh. Hindi mahawakan niya kasi mainit. Isa lang. Yan. Oh, itatry lang naman natin. Binayaran mo na ba yan? Hindi pa. Ang salt. Wala sila. Wala. Asukal. Mawag mo sila kausapin ng ganyan. Mawag mo sila kausapin ng ganyan dahil hindi na naiintindihan lahat, ma. Naghanap ka ng asin dito. Alam mo naman yung binibigay asukal. Ang tao dito. Lahat asukal. Sa kabila, meron sila mga condiments. So, ayan guys. So, iniihaw po nila. And, ayan. Toyo. Mag-ate tayo, kailangan hati. Hating kapatid. Ang bilin ni Itay, huwag iluluwa. Kapis. Magsusubok tayo nito, mag-iihaw tayo ng itlog. Mas masarap pag mayroon patis. Mas masarap kasi yung timpla niya, di ba? Magsusubok tayo nito doon sa atin. Mag-iihaw tayo ng itlog. Rice. 5 lang rice nila. So ito be, bumili naman kami dito na kanilang inihaw na actually para sa prito. Prito na para taba ng baboy ata to. May laban-laban. Sarap. Sarap. Tikman natin lahat ng mga nakikita namin dito. Susubukan namin yung lasa kung katulad din ng lasa ng mga niluluto natin dito sa Pilipinas. Panakita yung apam, tikman din natin. Awag! Sarap. Mm-mm. Sarap. Masarap. Siguro ibinabad siguro muna ito bago nila niluto kasi manamis. Sa downy ma. Manamis na. Basta masarap ang timpla. Tita, tikman mo. Masarap, promise. Para siya ano, para siyang lechon na... Para ni lechon na inihaw pa rin. Yung taba niya masarap. Mo? Masarap. Masarap yung taba niya. Pwede sa akin na lang. Oh, sure. Okay. Thank you. At saka yung taba niya, hindi nakaka ano no, parang hindi nakaumay. Oh. So ito na yung ating next nakakainin guys. Akala ko be, para siyang alamang. Sabi ni Mama, hipon na daw ito. Ito pala siya. Ayan. Yeah, sauce. Kumain tayo, sauce. So, mas, sauce mag, gusto mo? Ang okay sa kanila, walang gulay. Wala. Pure na ano lang. Hipon at harina. Hindi talaga. Shal. Diba? Sa atin parang puro harina. Puro gulay. Cheers tayo dyan. Cheers! Tigman ang kutang no, 40. Huh? Mm. Masarap, malutong. Marami ko yung kutang nyo ba ya? Mm. Ang lutong. Ang sarap. Tama ba yung pagkakalasa ko? Ang fresh siya. May arena. Kunti lang. May itlog. Para lumutong. Opo. Pero walang gulay. No? Walang gulay. Ang sarap. Ang sarap. Sa atin kasi, ilang piraso lang yung ano hipon. Tapos puro gulay. Ukoy na gulay. Mm. So ayan, be, nasanay na kami dito, be, na kumakain kami sa mga local na kainan. In fairness, yung sabaw nila ngayon may laman, no? Sosyal. So ito, tingnan na natin muna yung kanilang pagkain dito. Yung kanilang sabaw dito, oh, parang ang sosyal dahil may sahog. Diba? Hindi lang siya bastang sabaw. Generous sila ngayon dito, in fairness, diba? Maasin. Maasim. Sa'yo. Pareho lang na tayo sabaw, di ba?
Iba. Hindi. Sa akin maasim. Tikman mo. May radish siya, o tingnan mo. Ito may laban. Sa akin maasim. Tingnan mo sa akin, tita, maasim. Yung kay mama. Ito mukhang may sili ito. Ito wala. Ah, mas sarap yung sa'yo, ma. Oo. Tingnan mo sa akin, tita, maasim. No, asim? Alam mo. Hindi pa. Ito kung sa atin, parang sa tinola. Ito sa sinigang. Magkaiba naman ang tinola. Baliktad, tita. Ito yung sa tinola. Ito, sinampalukan. Actually. Ayun yung lasa niya. So, tinatanggal ko lang muna yung ating mga kimchi na hindi ating kakainin. Meron sila itong sauce. Tikman na natin yung kanilang pagkain. Mmm. Sarap. Basta, masarap yung kanilang chicken. Yung kanin nila dito, kanin malagkit. Sarap. Kain tayo dito sa mga karinderiya. Mas gusto pa namin kumain dito sa karinderiya kasi nakakabili kami ng... Yung nakikita mo talaga namin na parang pagkain ng ano, pagkain ng Pilipino. Masarap. Parang ano talaga, parang tinula talaga ng Pilipinas. Yung lasa. Parang tinula. No? At dahil malapit lang yung talipapa dito, be, tara silipin natin anong meron sa kanilang talipapa. Kung ano yung mga paninda na naiiba, yung wala doon sa atin na mayroon dito. So for today's video, be, magpapalengke tour muna tayo kasama sila mama. Dahil gusto nila makita ano yung laman ng mga palengke nila dito. What can you say? The design is very talipapa, di ba? Ano siya? Parang saging na kamote. Ayun, alam ko. Saging na kamote? Parang. Para sa saging na kamote nga. Ano yung puso? Mamaya, baka maintindihan nila. Tinatag-alog mo sila. Ayan, diba? Hindi yan yung tita bayabas na lang. Binibili natin? Hindi yan? Yung masarap? Uh-oh. Hindi. Ano kaya masarap dyan sa dami niyan? Ito yung padcrap out, tita. Sobrang anghang yan. Ayun, yun. Anong prutas yun? Saan? Yun, yun. Orange. Ah, ayun yung nakasabilog. Iba-iba ang sistema nila dito sa mga palengke kasi yung una naming tinirahan, tanghali na wala pang nagbubukas. Bandang hapon na sila nagbubukas. Pero dito, yung tinirahan namin ngayon na bago, maaga pa, nagliligpit na sila dahil maaga silang nagbukas ng kanilang mga paninda. Bago magtanghali, ubos na yung mga paninda nila. Ibang lugar, iba-ibang ano nila. Schedule. Oo. Iba-iba rin ang ano ng klima ng panahon. May pinuntahan kami na maaga pa, mainit na. Pero may pinuntahan din naman kami na halos maghapon, hindi kami maunat-unat dahil sa malamig na panahon. May talabas na tayo dito. Look, last stop the pan. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Uh-huh. 1.5 hours, 5,000, no way, fucking Bangkok, no, you say no, you know, no way, no. I've been 2 years ago with my wife, my daughter, I pay 1,500. Okay. Yeah, holiday. Yes. And you pay him 20. Very good. Okay, okay. Last stop, the pilot. Yes. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Khun. At yung tunay na nangyari, be, nung vlog na yon. So, after namin maglakad-lakad dun sa talipapa, naglalakad kayo papunta ng temple. Tapos may lumapit sa amin. Sabi niya, teacher daw siya. Ganyan, nakipag rumapor sa amin. Tapos, maya-maya, sabi niya, tutulungan niya daw kami. Sabi niya,
Sabi ko, actually, wag na. Sabi niya, no. This, sabi niya, dalhin daw kami dun sa kaya ng long boat tail para maikot namin ng maayos yung temples along the Sipraya River. Tapos, okay, sige, go. Biglang, pagdating namin dun si Praya Bay, sabi ko, hala, ito yung scam na napuntahan ko dati. Di ba, meron akong vlog na bigla kami dinala dun nung nagmamagandang loob. Nalaman ko na ganun nga, marami talaga nagpapanggap doon na parang kung ano sila, tapos tutulong sila sa itinerary mo, sa tour mo, tapos may porsyento pala sila doon sa agency, sa tour company. Pero kami, dahil alam kong scam siya, hindi na lang kami tumuloy. Tsaka, pagdating pa lang namin be, galit sila, yung parang ba't ka pumunta dito kung di ka pala kukuha ng tour? Ganun. So kami parang, alis na tayo dito. Alis na tayo. At dahil malapit nga kami sa mga temples, maraming tourist attractions, dahil nandun kami sa city center, be, the next day, ang dami naming nakasalubong na ganun din ang ginagawa. Hindi lang minsan sa amin, pati minsan sa mga nakikita namin, kaharap namin ng mga ibang turista. Sabi namin, ay, dahil palang ganito dito. So mag-iingat kayo pag nagpunta kayo ng Thailand sa mga ganyang scams. Patawid na kami ng Wat Arun. Patawid na kami ng Wat Arun. Parang ano ito eh, parang malaki pa sa Pasig River, tatawid kami. Pero medyo maalon eh. Yung boses ko ganito ngayon, kasi nga galing kami doon sa kabundukan, masyadong malamig. Pagbalik namin dito, medyo mainit. Ikaw naman na, kasi nga natatakot siya, bakit daw ganito yung ilog nila? Ilog naman laki, laki ng alon. Ayun, hindi na siya nakapagsalita, natakot na po, sorry lang. Ikaw na lang anak, hindi ako. Alay, paano yan? Grabe nga, alalaki nga talaga ng alon, no? Ano klase? Ikaw ang 3,000 ma. Bahala na lang anak, dito na lang muna ako. Ma, wag na tayong bumaba, bumalik na lang tayo. Kung saan ang boy? Dito na lang tayo, balik sa kanila. Kung saan ang pwede maglakad, lalakarin ko na lang pabalik. Sa tubig ka lalakad, sa ilalim. Eh, laki na lang alon, no? Arun, Wat Arun, Pierre. Yes. Yeah. Wat Arun, Pierre. Tara na, babaan tayo. Okay. Dito na kami sa Wat Arun. Ayan guys, so dito na kami ngayon guys. Tara, let's go. Patawin mo natin ang lahat. Okay. Huwag na tayo bumaba, tumawid na lang ulit tayo sa kabila. Para si Mama, parang gustong-gusto niya yung alon eh. Nararamdaman kong gustong-gusto niya, promise. Ang kaba ko hindi mailagay sa sako.